Alam ko po, marami po sa inyo ay kanina pang nagantay at nagbilad sa araw. Ngunit, hindi kayo umaalis at nandito pa rin tayo at tayo ay makapiling ko naman kayo. Mabuti na lang. At kahit gabi na malamig daw ang hangin, hindi na po maramdaman yung lamig ng hangin dahil ang nararamdaman lang namin ay ang init ng inyong pagsalubong sa amin. Konti na lang. Basta tawang, walang iwanan ito hanggang sa dulo. Walang iwanan at saka walang tulugan. Sa Mayo 9, papadalan ko kayo na tunay-tunilada na 3-in-1 para walang tulugan hanggang sa susunod. Alam naman natin, maraming nangyayari kapag gabi. Sa aking palagay, ang pag-partner namin ni Inday Sara ay napakamagandang halimbawa at napakagandang simbolo. Dahil kung ako na galing sa Ilocos Norte at si Inday na nanggaling sa Davao, sa Mindanao, kaming dalawa nanggaling sa magkabilang dako ng Pilipinas ay kami nagsama. Sa palagay ko naman, maganda ang pag-asa na ipagkakaisa natin ang sambayan ng Pilipino. Ito po ay dahil sa aking paniwala, sa ating paniwala na ang pagkakaisa ay ang unang hakbang upang pagandahin ang buhay ng ating mga kapwa Pilipino. Ang ating agrikultura ay napabayaan ng matagal. Kaya't nakita natin nung pagdating ng pandemya, ay hindi, nung hindi tayo makakuha ng pagkain sa ibang bansa, ay naging kulang ang supply ng pagkain dito sa Pilipinas. Kaya't kailangan po natin pagandahin yan, kailangan natin patibayin ang ating sektor ng agrikultura at para sapat ang pagkain para sa ating mga kababayan at meron ding dagdag na trabaho na darating sa atin. Yung ating dito, lalo na dito, na makasaysayan na lalawigan, na Batangas, dapat buhayin natin ng mabuti ang ating tourism industry para marami ng bisita rito. Yan na naman, madali. Madaling mag-ayos, madaling maglagay ng kalsada para naman magkatrabaho ulit. At alam naman po natin, lahat tayo ngayon ang iniisip, kailangan magkaroon ng dagdag na trabaho para tayo ay makapaghanap buhay. Ipapagpatuloy natin ang infrastructure development program ni Pangulong Duterte. Ang kanyang build, 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 palalawakin pa natin at isasama natin dyan yung tinatawag na digital infrastructure, yung pong internet natin, para maging mas mabilis, para maging mas malawak, para maging mas mura. Isa sa pinakamalaking problema na haharapin ng susunod na administrasyon ay kailangan makahanap ng paraan upang pababain ang presyo ng kuryente para hindi masyadong nahihirapan ang taong bayan.